Teeny, teeny palm, petite nachnaya ptichka. When was it over all this of Tom? Tim got one is ptichka. Hello again sa mga tagapakinig ng Dolls and Spooks. Maraming salamat sa pagbaba sa Madam Clark ng aking mga kwento. Doon nga pala sa nag-comment na taga PNR, UE siya, baka sa kanila po banda, walang aswang. O kaya naman siguro busy siya nung time na yon, kaya wala siya nabalitaan. 2003 nung nangyari yung karanasan ko na yon, at hindi naman na yun naulit pa. Wala na rin pala yung bahay sa likuran namin na sinasabi ko dun sa kwento. At magmula nga noon, meron na kami palaging buntot pagi sa harapan ng aming pintuan. Kahit saan man kami lumipat na lugar, palagi na namin daladala yon. Ngayon naman, ikukwento ko sa inyo yung karanasan pa namin na isa. Ito naman ay nangyari sa Sagay, Negros Occidental. Grade 1 pa lang ako nito. Piyesa sa kabilang barangay at pumunta kami sa isang pabayle o sayawan. Apat kami mga babae at sinama ako ng yaya namin at isang halos kaedad ko rin na kapitbahay namin. Mga 7 ako nito. Kinalaunan, nagdesisyon kami na umuwi na dahil malapit nang gumabi. Hindi na namin hinintay yung ibang mga kabaryo namin. Marami rin kasi na nasa sayawan din na yon na taga sa amin lang. Pinag-uusapan pa lang namin na uuwi na kami, ewan ko ba, nginig na ako sa takot. Hindi ko alam na dahilan. So eto na, tumatakbo na kami dahil ayaw nga namin na maglakad kasi madilim sa daanan. Baka kasi ano pang mangyari sa amin kung pabagal-bagal kami. Kapit kaming tumatakbong apat. Nung palapit na kami sa tulay, may nasipat kaming asong kulay puti. Doon sa gitna ng tulay. Sobrang liwanag ng asong puti na yun. Habang papalapit kami ng papalapit, nakita namin na parang lumalaki ito. Hindi naman ito kumikilos. Nasa gitna pa rin siya ng tulay. Sa labis namin na sindak, wala kaming nagawa kundi tumakbo pabalik dun sa sayawan. Habang tumatakbo kami, sabi ng pinakamatanda sa amin, "Aswang yun! Ipikit nyo lang ang mga mata ninyo habang tumatakbo tayo." Pero hindi ko napigilan. Dinilat ko yung mga mata ko. Sa dinaanan namin, may nakita ako na bahay na may kabaong sa may labas. May ilaw yung kabaong pero walang taong nakabantay. Bahay ng aswang. Yun ang paniniwala sa amin na kapag may patay na walang naglalamay. Bahay ng tanyag. Yan ang term na tawag sa amin noon. Sa awa ng Diyos, nakabalik naman kami sa sayawan ng ligtas. Hingal na hingal kami, pero sinabi namin sa mga tao doon ang nangyari. Bumalik kami doon na may mga dalang bato, suga, ilaw, at mga kahoy na panlaban sa aswang, kasama na yung mga kabaryo namin. Halos mga 20 na nga kami sa dami, pero wala na kami nakita pagbalik namin. Hindi na rin namin mahanap yung bahay, at wala na rin syempre yung aso. Nagtawanan na lang yung mga matatanda. Sabi baka daw namamalik mata lang kami. Pero kitang-kita ko talaga na lumalaki yung asong puti na yun. Lumulobo siya at hindi ito yung hupak na aso o yung payat. Hindi na namin pinaalam sa nanay namin yung nangyari kasi tumakas lang kami noon ng mga panahong yun. Nung nakabalik na ako sa lugar na ito after 23 years, kinuwento ko ito sa mga kasama ko habang papalapit kami dun sa tulay. Ang sabi lang nila, totoo daw talaga yon. Hanggang dito na lang po muna. Salamat ulit sa pagbabasa, Madam Clark. Ingat po tayong lahat at stay at home po. God bless us all.
ang inyong lingkod, Wei Lami. Magandang gabi sa lahat. Ito po muli si Kathleen. Ito na yung pagpapatuloy ng kwento ni Bianca. Nangyari ito nung fourth year na siya sa high school sa Iligan City. Dati siyang member ng religious extracurricular activity sa school niya noon. Ayaw na ni Bianca na ipabanggit ang pangalan ng organization nila, pati na ng kanyang alma mater, dahil kilala daw ito. Nag 3 days in-house training sila ng kanilang co-ed Catholic school para maging ganap silang katikista na mga miyembro ng naturang organisasyon. Buwan daw yun ng Pebrero, sa araw ng Biyernes ng gabi hanggang Sunday ng umaga, ginanap ang kanilang nasabing training. Mga madre ang namumuno sa kanilang samahan. Sabado ang ikalawang gabi nila na matulog sa ikalawang palapag ng school. Bandang alas 11 ng gabi, nakalatag na sila Bianca at ang mga kasama nitong mga babae ng banig sa room na binigay sa kanila. Hindi makatulog sila Bianca, ganun din daw pala yung mga lalaking members na nasa ikalawang palapag din ng naturang paaralan. Sa north wing ang mga lalaki at yung mga babae naman ay nasa south wing. Lahat sila ay hindi makatulog na parang namamahay. Sumabay pa ang malakas na ulan at hangin ng gabing yun. Kaya tuloy nag-brownout pa sa school. Nagsindi na lang sila ng kandila sa room at nagkwentuhan na lamang sila Bianca at ang mga kasama niyang puro girls hanggang sa dumating ang alas 12 ng hating gabi. Nakapinid ang pinto ng kanilang room pero hindi na nilock para kung sakali may gustong magbanyo, madali lang naman makakalabas. Ayun na nga, brownout pa man din, nang biglang bumukas ang pinto ng kanilang silid. Lahat sila'y napatingin sa pinto at bagamat madilim, bahagyang nakita nila ang isang madre na nakasuot ng malaking kwintas na krus na silver. Si Bianca at ang isa pa niyang kamiyembro na si Jonabel ang nasa malapit sa pinto. Nauna si Bianca na bumati dun sa madre. Ay, hello po! Good evening, sister. Ang ganda pa daw ng ngiti niya sa madre na hindi niya makita yung mukha at napakaitim ng buong kasuotan nito. Nagsunuran naman daw na bumati yung mga kasama niyang mga babae sa madre. Ngunit hindi daw sumagot yung madre at dahil sa kadiliman nga ng gabi, talagang hindi nila maaninag yung mukha nito. Nag-assume na lang sila na ito yung kanilang club moderator na madre. Akala nila, sinilip lang sila nito kung sila ba'y natutulog na. Hindi nga sila ginatihan ng pagbati nito at walang kibo na sinarang ng madre ang kanilang pinto ng pabagsak. Pagkasara daw ng kanilang pinto, saka sila nakaramdam ng pangingilabot sa hindi malaman na dahilan. Si Bianca ay nakaramdam ng panlalaki ng kanyang ulo. Ngunit dahil nga sa maulan at mahangin, nisip na lang niya na yun yung dahilan dahil nga sa temperatura ng gabing yun kaya sila nakaramdam ng kilabot. Alas tres na daw sila ng madaling araw nakatulog sa silid na yun. Ngunit nagising din sila sa ingay na likha ng mga lalaki dahil nagsisipagtilian ang mga ito. May nakasalubong daw na paring pugot ang ulo ang isa sa mga lalaking miyembro na nagtungo sa banyo. Kahit pa ganun, wala ni isa sa mga kasama ni Bianca na mga babae ang naglakas ng loob na labasin ang ingay na nilikha ng mga lalaki sa kabilang ibayo ng palapag. Kinaumagahan ng Sabado, habang sila'y sama-sama nag-aalmusal sa kantinang school, dumating na si Sister Agatha, ang kanilang moderator. Binati daw nila ito at si Bianca ang naglakas ng loob na magbanggit kay Sister na mga nangyari nung nakaraang gabi. Ah, sister, sinilip niyo po ba kami kagabi sa quarters namin? Binati po namin kayo, pero hindi naman po kayo sumagot. Nagulat si Sister Agatha at nagwikang, ha? Kagabi? Anong oras? Sagot naman nilang mga babae ay, mga alas 12 po, nung nag-brown out. Ang tugon naman ng madre,
Ay nako, hindi ako yun. Alas 9 pa lang ay tulog na ako. Pero pinagigitan pa rin ni Bianca na si Sister Agatha ngayon dahil kaparehang kapareha ng kwintas na krus na silver ang suot ng madre ni Bumisisa sa kanila nung hating gabi. Subalit hindi na tumugon pa si Sister Agatha at parang namutla. Samantalang ang mga lalaking miyembro ng organisasyon, nung marinig nila ang kwento ng mga babae, hindi rin nila napagilan na ilahad sa madring moderator ang tungkol sa paring pugot ang ulo. Pinakinggan lang ni Sister Agatha ang mga kwento ng mga ito, ngunit hindi ito nagsalita. Mukhang may tumatakbo sa isip nito at seryosong ekspresyon nito sa mukha. Nagpatuloy lang ang kanilang training session na parang wala lang nangyari nung nakaraang gabi. Hanggang sa tumanda si Bianca, hindi niya makalimutan ang dinanas nila ng kanyang mga kasama. Tinanong ko si Bianca kung bakit hindi malanagpayo ang kasama nilang madre tungkol sa mga nasaksihan nila dun sa school. Ang sabi niya, napag-alaman nila kalaunan na iniingatan kasi ng reputasyon ng kanilang paaralan ng mga madre. Kaya ayaw ng mga ito na napag-uusapan ng mga paranormal na bagay sa gusaling yun. Kumbaga, may unwritten rule na bawal na bigyan ng patotoo o palakihin ang issue tungkol sa nakakapangilabot na lihim ng paaralan na yun. Hanggang dito na lamang ang kwento ko ngayon, Clark, mula sa salaysay ni Bianca. Muli, maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Best regards and more power to Dalsin Spooks. Ang inyong lingkod, Kathleen. Last year, June 2-5 ng 2019, nag-decide kami ng boyfriend ko na pumunta sa Puerto Galera. Kasama namin si mama ko noon at ang aming kaibang kaibigan. Bale, walo kami lahat. Apat na babae at apat na lalaki. Yung dalawa doon sa kasama namin ay mga nurse. Yung boyfriend ko, aware naman ako na may ability siya na makasense ng mga paranormal. Mga 7 PM na kami nakarating sa beach. Nalimutan ko na yung pangalan ng beach kasi medyo exclusive yung kinuha ni mama. Tapos beachfront yung room namin. Rich kid, sorry. Nag-dinner kami tapos nagpahinga. Normal day lang. Kinabukasan, saka kami nag-swimming. Mga bandang 2-3 PM, nag-decide kami ng boyfriend ko na si Echo na mag-ikot-ikot sa beach kasi may area sa dulo ng beach na may mga rock formation na maganda for photoshoot para sa Instagram. Siguro mga 1 hour din kami doon na nagpipicture-picture at medyo napagod kami kasi mainit. Umupo muna kami sa isa sa mga bato doon na parang pinagpatong-patong na naging mukhang mini cave. Maya-maya, nagaya na ako na bumalik sa room. Doon na nag-start maging matamlay si Echo. Laging tulala. Tinanong ko kung okay lang siya. Sabi naman niya, okay lang naman daw siya. Wala naman daw siyang sakit. Then nung gabi na, sa beachfront kami nag-dinner. Bigla niyang sinabi sa akin na, may babae naglalakad doon. Sabay turo. Tingnan ko, pero wala naman akong nakita. Bukod sa madilim at walang ilaw. Where? Hindi ko makita. Sagot ko. Sabi niya, ayun o, papunta nga sa White Beach. Katabi kasi namin yung White Beach sa kabila. Pero nakibit-balikat na lang ako at hindi ko napinansin. Isa pa, medyo nainis ako na tumitingin siya sa ibang babae. Eh, I'm sure naman na mas maganda ako doon. Napagkasunduan namin na after dinner, pupunta kami sa White Beach for nightlife. Kaso nung nagtanong kami kung magkano ang service ng tricycle, 600 daw. Eh, hindi na kami tumuloy. Ang mahal ah. Naginom na lang sila dun sa kwarto. Si Echo, hindi pala inom. Wala siyang bisyo. Kahit ano. Pero nagulat ako nung sumama siya dun sa inuman. Hinayaan ko na lang. Nakamantay nga lang ako para hindi siya sumobra. Saktong 12 midnight,
Bigla siyang lumabas ng kwarto. Akala ko susuka. Eh, nagtaka ako. Kasi katabi naman namin yung CR. Eh, bakit sa labas pa siya susuka? Eh, nagkataon na madiriin din ako sa suka. So, nakisuyo ako sa friend ko na lalaki na sunduin si Echo sa labas. Pagbalik ng friend ko, sabi niya, Kat, ikaw na lang yung sumundo. Hindi ako pinapansin. Umaambo na ng malakas sa labas. Eh, baka sumusuka pa siya at baka masuka rin ako pag nakita ko siya. Kaya hindi muna ako lumabas. Saka maambon pala, baka magkasakit pa ako. After 5 minutes, hindi pa rin siya pumasok. Saka ko parang natakot na hindi ko maintindihan. Paglabas ko, malakas na yung ambon at wave sa dagat. Nakaupo si Echo sa bench na nakaharap sa dagat at hindi niya narinig yung tawag ko. Lalo akong kinilabutan dahil wala nang tao sa labas. Ilang beses ko siyang tinatawag pero di niya talaga ako naririnig. Hanggang sa lumapit na ako sa kanya at sinampal ko siya. Pero walang reaksyon sa mukha niya. Doon ako lalong natakot. Eh siguro, adrenaline rush. Kinaladgad ko siya pabalik ng kwarto kahit na malaking tao itong si Echo. Siguro gawa ng malaking takot. Yung mga mata niya, nakaharap pa rin dun sa dagat habang literal na kinakaladgad ko siya. Ayaw niyang umalis yun sa pwesto niya. Buti na lang, malapit lang yung room kaya naipasok ko rin siya kaagad. Tinawag ko si Mama at sabi ko, Ma, tingnan mo nga itong si Echo. Parang tanga. Tinawag siya ni Mama at tinapik-tapik. Pero yung mata niya, hindi kumukurap. Kahit isang beses, nang bigla na lang siyang umiyak, sabay turo dun sa lokasyon ng dagat, habang sinasabi na, May babae! Andun yung babae! Doon kami lahat nagsimulang matakot. Umiiyak na ako noon kasi alam ko na hindi normal yung nangyayari. Nagtanong na kami kagad sa mga tao sa tabi ng beach, sa mga lokal, kung saan may manggagamot. Buti na lang, mabait yung mga tao doon at yung mga drivers. Dinala nila kami. Habang nasa biyahe noon, nung una, iyak lang ng iyak si Echo. Pero nung malapit na kami sa manggagamot, biglang umulan ng malakas. Iyak siya ng iyak habang parang lumalangoy, kahit wala naman siya sa dagat. Ang weird! Lumalangoy siya pakyat habang sinasabi na, Ayoko sumama sa'yo! Ayoko sa'yo! At pilit na tumatakas. Iyak siya ng iyak. Ako, iyak na rin ako ng iyak habang sinasabi ko sa kanya na, Baby, uuwi pa tayo. Mag-anniversary pa tayo. Lumabang ka, baby. Huwag kang sasama. Andito lang ako. Hihintayin kita. Natakot ako lalo nun nung sinabi ng driver na, Ay naku ma'am, bibilisan ko na po. Iba na po yan. Pagdating namin sa manggagamot, di siya mabuhat ng 3 malalaking lalaki na kasama namin. Ang bigat niya at langoy siya ng langoy. Pagdating dun, may pinayid sa kanya yung manggagamot. Nilagyan siya ng papel sa noo at hinipan. Maya-maya, bigla siyang natauhan at sinabi niya, Oh, ba't tayo nandito? Pero sabi ng manggagamot na hindi pa raw siya okay. Maya-maya pa, tinanong namin siya kung sino-sino kami isa-isa. Kilala naman niya kami lahat, pero yung prayer na pinaparecite namin sa kanya, hindi niya mabigkas. Sabi ng manggagamot, sa loob ng 2 araw, ilagay namin sa ilalim ng una niya yung papel na may desal at huwag tatanggalin. Ang mama ko, marami ng experience sa ganyan. Kaya sabi niya na pabulong sa kasama ko na hindi pa nga daw talaga okay si Echo. Pagbalik daw namin ng Manila, ipapatawas namin siya. Hindi naman ito narinig ni Echo kasi mahina nga lang. Pero biglang bumangon si Echo at akmang susugurin si mama na parang galit na galit. Pero nahawakan siya ng mga kasama namin. Walang humpay ako nagdasal. At halos lahat na yata ng santo
Tinawag ko na habang nakatitig sa kanya. Sabi kasi nila, nakikipagtitikin daw sila sa iyo para ma-intimidate ka. Kapag mahina ka, talo ka. Pero para kay Echo, nilakas ang kong loob ko. Bumalik kami sa beach at sa room namin nung nahimasmasa na siya. Pero mali kami nung papasok na kami sa kwarto at nung nakita na naman niya yung dagat, nag-hysterical na naman siya. Iyak siya ng iyak habang sinasabi na, "Ayoko sumama! Ayoko sa'yo!" Hindi kami lahat makatulog kasi binantayan lang namin siya. Nag-rosary na lang kami ni Mama. Habang nagdadasal kami, bigla siyang tumingin sa akin habang nakangiti na parang si Chucky. Hindi na siya si Echo, pero pinilit kong lumaban habang nagdadasal. Maya-maya pa, humarap siya sa pader at nagsulat. "May sirena, sabay turo sa dagat." Maya-maya pa, bigla siyang pumikit na parang natutulog. Mga 5 a.m., bumangon siya, nag-CR at nagtanong, "Oh, ano nangyari sa inyo, tita?" Sinagot lang siya ni Mama, "Matulog ka, magpahinga ka, bukas iuwi na kita." Kinabukasan, kumuha kaagad kami ng tiket pa uwi. Binili lang kami ng may-ari ng beach na pagsuotin ng pula si Echo dahil tatawid kami ng dagat. Pagbalik ng Manila, okay naman si Echo pero dinala pa rin namin siya sa manggagamot sa Cavite. Paghawak sa kanya ng manggagamot, kinilabutan ka agad siya. Sabi niya, malakas at makapangyarihan daw yung babae, kahit di pa niya alam kung anong nangyari. Nagsindi siya ng tawas na binuhos sa uling. Maya-maya pa, diniscribe na magagamot yung bato na pinutahan namin. Sobrang nakakagilalas kasi di naman namin kinuwento yun sa kanya. Sabi niya, naistorbo daw namin yung babae dun sa bato. Yung bato na parang mini cave. Pero wala na daw yung babae dun sa bato. Sinundog namin yung damit na suot ni Echo noon at binigyan siya ng magagamot na parang kwintas na lagi niya dapat daw hahalikan kapag gabi. Wag na wag daw niyang huhubarin kasi itatapon daw ng bad spirit yon para hindi na siya maprotektahan. Sa ngayon, di naman nakaka-experience si Echo mula noon sa kanya yung kwintas. Pero pinangako na namin na hindi na kami babalik sa dagat, kahit kailan. Salamat sa inyong pakikinig. Ang inyong lingkod, Kat. This happened in my elementary days. I am now a college student at may malaking impact siya sa itsura ng palad ko ngayon. Grade 6 ako noon to be specific. Sobrang hapo na ako nakalabas that time dahil cleaner ako ng room. Pero ako lang yung naglinis ng buong room dahil ang tatamad ng mga members ko. Anyway, ayun na nga, pagkalabas ko ng gate, nilakad ko na yung papunta sa bahay namin kasi malapit lang naman. Napadaan ako noon sa walang masyadong bahay na lugar. Namumutol ako ng damo doon habang naglalakad. Hinihila ko lang, habit ko na kasi yun. Napansin ko yung putol na puno ng nyog na as in pinakailalim na lang niya yung nakatanim. Meaning wala na yung mismong katawan ng puno ng nyog. May something doon sa kulay orange na talagang mga napakaliwanag. Mushroom na maliit na kulay orange. Mga ilang minuto yata ako nakatitig sa mushroom na yun dahil strange yung feeling ko. Para akong na-hypnotize that time na parang may bumubulong sa akin, nabunutin ko yung kabuti. At dahil nga gaga ako, ayun binunot ko. Pagkabunot ko, para akong nabalik sa malay ko at takantaka ako. Bakit ko nga ba binunot ito? Eh pinagwalang bahala ako na lang yun at umuwi na ako sa bahay. Kinagabihan, habang nanonood kami ng TV, kasama ko nun si mami ko tsaka yung kapatid ko. Nabiglang kumati na lang yung palad ko. Eh tuwang-tuwa pa nga ako kasi akala ko magkakapera pa ganun.
hindi ko napansin na straight 1 hour ko nang kinakabot yung dalawang palad ko. To the point na hindi ko na kayang pigilan na hindi kamutin dahil lalong tumitindi yung kate kapag tinitigil ko. Napansin na yun ng mami ko, kaya inis na rin siya. Sabi niya, huwag ko raw kamutin. Eh maya-maya, pati patalampakan ko makati na rin. Ang tindi na pagkakate, yung tipong dinaig pa yung allergy, yung pagkati niya si inalam mong masakit na. Hindi naman nagsusugat, dahil pala tatalampakan ko lang naman yung makati. Nagpanik na yung mam ko noon, at kumuha ng batsya at mainit na tubig. Pinababad niya yung kamay at talampakan ko para mawala daw yung kate. Sobrang paso lang naramdaman ko, pero after a minute, kahit nakababad, sobrang kate pa rin na naiiyak na ako. Eh dinala na ako ng mami ko dun sa manggagamot o albularyo para tingnan na kasi kakaiba na talaga. Napansin ko na that time, iba na yung itsura at kulay ng palad ko. Batik-batik na. Nung nandun na kami sa albularyo, tinawas niya ako at pinainom ng tubig na may papel. Pagkatapos, tinapala ng papel din yung noo ko na may nakasulat na Latin. May binunot ka no? Halaman? Tanong ng albularyo. Eh di nagtaka na ako. Kasi mismo sa mam ko, hindi ko naman nabanggit kasi nawala na rin sa isip ko. Paano nalaman yun ang manggagamot? Anong binunot mo? Tanong muli ng albularyo. Eh, kabuti po na kulay orange. Sagot ko. Sa susunod, huwag kang bubunot ng mga ganon. Nadanyo o nunu ka tuloy. Huwag mo nang gagawin yun ulit. Buti yun lang ginawa sa'yo. Pagalit sa akin ang albularyo. Simula nun, never na ako bumunot ng kahit anong strange na bagay na nakikita ko. It's just ang weird na ng palad ko. Kahit na yung nawala na yung pangangati, naging batik-batik na ang kulay niya. Unlike before na ma-pink-pink yung palad ko. O kaya kayo, mag-iingat kayo lagi. Huwag magpapadala sa curiosity na nakikita ng mata. O siya, hanggang dito na lang. Hello. Ayun at nagka-time ulit. Mahirap talaga pag work from home. Si Thunder Pulit ito. Yung nagkwento ng tungkol sa banig at yung kwentong tikbalang. Tapos yung Lolo Ambit's third eye. Salamat sa sumuporta, lalo na kay admin na sobrang the best talaga. Gadugtong po ito halos ng last part ng Lolo Ambit's third eye. Kaso nangyari ito, after a month simula nung namatay si Lolo Ambit noon. May mga kwentong nakakatakot talaga ng every barangay, lalo na sa mga probinsya. Dito kasi, after mamatay ni Lolo Ambit, naging usap-usapan na yung mga duwende. Nangyari din kasi sa mga bisita sa barangay yun na hinahabol sila, pero di ko alam kung namamatay sila or what. So eto na nga, nakakatakot yung nangyari sa buong taon na yun kasi sunod-sunod yung pagkamatay ng mga tao dito sa barangay. Alam mo yung mga taong weird sa barangay, sila yung mga namamatay. Meron naman every barangay na mga taong weird, aminin na ninyo. Sa iba't ibang street yun. At ang medyo weird din dun, sinasabi ng mga kamag-anak ng mga namatay na natutulala lang yung tao tapos kinabukasan, mababangungot o kaya maaksidente. Parang weekly yata yun. Every week din kasi, ako nakakarinig at nakakakita ng mga nililibing sa barangay. Yung mga naglalakad papuntang sementeryo, mga 6 o 7 yata, sa 2 buwan na yun. Then hanggang sa namatay yung asawa ng matanda, dun sa tinutukoy ko sa tikbalang sa barangay. Sabi ng matanda sa akin, nakakita daw yung asawa niya ng puting duwende habang nagluluto siya. Nakaupo daw yung duwende sa may puno. Tapos ayun, kinabukasan, namatay yung asawa niya. Binangungot. Siya na yung last na biktima. Nawala yun simula nung nag-start ang piyesa sa barangay namin. Palaisapan pa rin talaga sa akin kung itim o puting duwende talaga ang masama. Nakakatakot lang,
baka may red, green, o kaya purple o pink pa kamo. Duwende nga bang dahilan ng pagkamatay nila na halos sabay-sabay o sadyang nagkataon lang? Anyway, ito lamang po ang aking maikling kwento ngayon. Salamat po sa pakikinig. Ang inyong lingkod, Thunder. Hello guys! Yung mga kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari nung first year college pa lamang ako sa isang sikat na university dito sa Nueva Ecija. Yep, kung ano nasa isip mo, yun na yun. Malayo yung university sa bahay namin, so kailangan kong mag-dorm or mag-board. Nag-decide yung parents ko na mag-dorm na lang ako, which is mas convenient daw kasi nasa loob na siya mismo ng campus. Lahat ng ikukwento ko ngayon ay na-experience ko muna sa dorm. Bata. Nangyari ito this weekend. Hindi ako madalas umuwi sa bahay namin, so madalas akong naiiwan mag-isa sa room. Bali 7 kaming student per room. That day, umuwi lahat ng kasama ko. Nung hapon, nagising ako kasi mainit, kaya naligo ako, and then tumambay ako dun sa backyard. After an hour, bumalik na ulit ako sa loob na magtatakip-silim na. Mainit pa rin, kaya ang ginawa ko, binuksan ko yung front door namin. Nung saktong pagbukas ko ng screen door, may bigla ba naman tumakbong bata sa harapan ko? Mga gabewang ko lang siya. Nasyak ako kasi yun yung first time na nakakita ko. Puro ramdam lang kasi madalas. Kaya ako nasabing ghost yun, kasi dapat sasalpok siya sa screen door na saktong binuksan ko. Pero hindi eh. Dire-diretso lang. After that, naupo na lang ako dun sa bed ko. Tapos medyo natulala ako. Di pa totally nag-sink in sa akin yung nangyari. Pero nakabawi din naman ako kaagad. Nakitulog pala ako that night. Bakya. Yung occurrence naman na to ay nangyayari tuwing hating gabi na. Makakarinig ka na lang na bakyang naglalakad. Siyempre, tulog na ang lahat, kaya rinig na rinig mo. Nung una, hindi ako naniniwala dito, kasi kahit madaling araw nagising pa ako, wala naman ako naririnig. Pero nagbagong lahat nung matapos na yung SEM, at nag-uwi na din yung mga student, so bali konti na lang yung tao sa buong dorm. So ayun, dahil wala naman ang pasok, ayos lang kahit magpuyat. Inabot na ako ng 1 a.m. nakakapanood sa anime noon. Pagkatapos ay naghilamos at nag-toothbrush muna ako bago ako matulog. Habang nag-toothbrush ako, may narinig ako naglalakad na nakasuot ng bakya. Kako, anong oras na nabubulabog pa? Kasi rinig na rinig mo eh. So ako naman, sumilip doon. Ayun na, tumaas na yung balahibo ko. Kasi walang katao-tao, kahit isa sa labas. Sa hallway, pati dun sa lobby. Pero narinig ko pa rin yung bakya. Buti na lang, tatlo pa kami that time sa room. Pero mga tulog na sila. Kaya nagising ako. Kisame. Sa lahat ng mga na-experience ko sa dorm, ito na yung pinaka-nakanatatakutan ko. Sa dorm kasi, kompleto. Meron bedroom, may kitchen, may CR, then of course may bathroom. Pero doon kami naliligo sa CR lahat kasi may ilaw yun, unlike sa bathroom namin na wala. So ayun, nalita ko ng gising noon at sakto may naliligo din sa CR. Kaya no choice ako kung hindi maligo dun sa bathroom namin kaysa pumasok na hindi naliligo. Pag nasa loob ka kasi, super dilim talaga as in. Di ka man makapag-flashlight ng phone kasi wala naman mapagpapatungan. Ang tanging ilaw mo lang ay yun nang gagaling sa siwang na nasa ilalim ng pinto. E di nag-start na ako maligo noon. Nung una, ayos naman. Kaso nung nasa kalagitnaan ng paliligo ko, nakaramdam na ako na hindi na ako nag-iisa sa loob. E di sobrang takot na ako noon kasi ang dilim pa. At yung presence pa niya, doon ko nararamdaman na galing sa taas na may kisame. Di naman ako tanga katulad ng mga nasa movie na titingala pa talaga.
Siyempre, binilisan ko na lang yung ligo ko. Hanip talaga, sobrang takot ako noon. Halos parang nagwawala na ako sa bilis ko kumilos. Nung nabuksan ko na yung pinto ng aming bathroom, ayun, nawala yung presence niya. Pero doon ako lalong natakot kasi malapit na akong malate sa klase ko. Yan lang yung mga na-experience ko sa dorm ko. After niya kasi, yung academic year, nag-boarding house na ako sa labas ng university. Don't worry, hindi lang yung experience ko sa 4 years ko na pag-aaral doon. Till next time, hello sa inyong lahat. You can all call me Mad. Gusto ko lang po sanang i-share yung experience namin ng barkada ko. Way back 2016, inibitahan kami ng barkada ko na si AJ na samahan siya sa pagluluto ng pandesal sa madaling araw. Yung mama ni AJ yung may-ari ng bakery sa amin. Inibitan niya kami mga barkada niya na sila Dex, TJ at RV. Pag-imbita niya sa amin, agad naman kami sumama kasi wala naman pasok ng mga araw na yun. Pinapasok niya kami sa bahay nila and then pinakain. Mga bandang 8 p.m. pagkatapos kumain, pumunta na kami sa kubo malapit dun sa bakery. May puno ng mangga dun sa kubo at malapit lang yung kubo at bakery sa highway. Sakto lang naman yung laki ng kubong yun. May 3 upuan na mahaba. Si AJ sa bahay nila matutulog. Gisingin na lang daw namin siya kapag madaling araw na. Ayun nga, nagkwentuhan lang kami ng mga experiences namin. Yung mga crush namin, mga ganun. Si Dex at si RV, nagkakapikunan pa nga dahil sa kanilang mga crush. Magkaribal kasi sila. Panay lang yung tawa namin hanggang di namin namalayan na marapit na pala mag-12. Di namin nakalain na nung gabing yun, makakaramdam kami ng kakaiba. Habang nag-uusap, napatigil na lang kami bigla nang may malakas na tunog at ilaw na nagagaling sa may highway. Eh akala naman namin truck or van lang. Natural lang naman kasi yung ganun dahil nga malapit lang kami sa highway. Pero di pa to nakalapit, bigla na lang tong nawala. Nagtaka kami. Sabi ko, nakita niyo yun? Oo, malakas na tunog at ilaw. Sabi ng mga barkada ko. Ano yun? Tanong ko. Dahil nga nagtataka ako, pumunta ako sa gitna ng highway. Hindi para magpasagasa, kundi para i-check kung ano yun. At tapang ako eh. Nung nasa highway na ako, sobrang tahimik ng paligid. Nagtayuan yung mga balahibo ko. Kasi wala akong nakitang truck o kung ano na pwedeng gumawa ng ganong kalakas na ilaw at tunog. Bigla akong kumaripas ng takbo pabalik sa kubo at sinabi ko sa mga barkada ko na wala akong nakita sa gilid ng highway na nakapark o huminto na truck o kung ano paman. Nagtawanan sila. Weh, di nga. Totoo, promise, sabi ko. Tinignan din nila yung gilid ng highway at kumaripas din sila ng takbo pabalik ng kubo. Nagtutulakan pa na parang nagbibiroan. Hala, ano yun, may multo ata? Pabirong sabi ni Dex. Kahit takot na kami, medyo nakangiti pa rin siya. Joker kasi talaga si Dex sa grupo. Yung tipong kahit konting salita lang ang gawin, matatawa ka talaga. Dahil dun, nag-decide kami na lumipat na lang sa bahay ng barkada namin na si Juice. Malapit lang naman yung bahay nila sa bakery, pero sabi ko, dito lang muna tayo. Mga after 40 to 50 minutes lang, may pusa na puti na mabilis na tumakbo papunta sa harap ng kubo kung saan kami nakapwesto. Biglang nag-stop sa mismo labasan ng kubo at naka-side view ito sa amin. Sabay tingin ng parang slow motion na parang may tinignan sa tabi namin. Mga 5 seconds siyang nakatitig at nilibot niya yung tingin niya. Parang ganun, as in nakakatakot yung pusa. Sa sobrang takot, parang tumatalbog yung mga puso namin. Dahilan para mapatakbo kami papunta sa bahay nila Juice. Walang salil-salita, takbo ka agad,
Muntik pa nga kaming mabangga sa New York sa gilid ng highway. Ang dilim naman kasi. Doon na lang kami nagkwentuhan sa mga nangyari at di namin maintindihan kung bakit may nagpapanamdam sa amin nung gabing yun. Eh madalas naman kaming tumambay doon. Hindi nga lang hanggang umaga. Sakto na malapit ng mag 1 a.m. kaya ginising na namin si AJ para magluto na ng pandesal. Kinuwento namin kay AJ yung mga nangyari habang nagluluto siya ng pandesal. Eh pinagtawanan lang niya kami kaya hinayaan na lang namin. Alam naman namin na ganyan yung magiging reaction niya kasi di naman siya yung nakaranas. Kinabukasan, kinuwento ko kay tatay yung nangyari. Sinabi ng tatay ko, nabulabog niyo sila sa ingay ninyo. Kinuwento niya sa akin yung mga nangyari bago pa napatayo yung bakery sa aming lugar. Point of view na lang ni tatay yung gagamitin ko para hindi kayo malito. Matagal-tagal na din ang pinili namin ni mama na dito tumira. Yung mama mo ay taga Samar at ako naman ay taga Leyte. Wala pang masyado nakatira dito sa atin noon. Kakaunti pa lang ang mga tao. Diyan sa tinatayuan ng bakery ngayon, may bahay na nakatayo dyan. May matandang nakatira na pangalanan na lang natin ang Mang Kanoy. Mag-isa lang siya kasi patay na yung ibang kamag-anak niya at yung iba naman nagkatrabaho sa malayo. Marami nagsasabi na wakwak o aswang yung nakatira sa bahay na yun. Pero nung una, walang makapagpatunay. Hanggang isang gabi, nung mag-iigib ng tubig si Aling Lusing na kapitbahay natin dati, habang papunta siya sa igiban ng tubig, nakita niya si Mang Kanoy na nakatayo sa labas ng bahay niya. Mag-uumaga na din kasi noon, nasa 4 a.m. na. Sabi pa niya dito, "Ah, Mang Kanoy, mukhang nga ganyo naman po nagising ngayon." Pero wala daw itong kibo. Nakatili ko daw ito at sa bahay ang tingin. Kaya dahan-dahan ang lakad sa Aling Lusing nang biglang gumalaw yung matanda at humawak sa bewang niya. Kaya napahinto si Aling Lusing. Tinawag niya ulit yung matanda. "Mang Kanoy?" Nang may kasamang takot. Hindi niya natagalan ang mga sumunod na nangyari. Dahan-dahan na humarap sa kanya si Mang Kanoy at nakita niya na ang ngiti nito na parang mahati na ang bibig. Nanlilisik ang mga mapupulang mata nito. Kaya napatakbo si Aling Lusing sa labis sa sindak pabalik sa kanila at kinuwento ang mga nangyari sa asawa niya. Kinaumagahan, naging usap-usapan sa lugar namin na nangyari kung totoo ba talaga ang nakita ni Aling Lusing. Hindi nagtagal, mga ilang linggo lang, pumanaw na ang matanda. Ang sabi ng iba, napasa na nito ang pagiging aswang kaya ganun. Hindi lang nila alam kung kanino. End ng POV ni tatay. Speaking of aswang, ikwento ko na rin yung kumalat na usapan dito sa amin. Noong mga panahon na ito, buntis yung mama ng pinsan ko. Pangalanan na lang natin yung tita ko na Tita Sharon. At yung pinsan ko naman ay kasama ko actually nung naka-experience ko nun sa kubo. Siya si TJ. Gabi na daw noon, nang biglang may malakas na tunog ng pakpak nang narinig sila sa mga puno ng nyog na malapit sa bahay nila. Nagising yung papa ni TJ na si Tito James. Ginising si TJ ng ama niya. Maya-maya, may biglang kumalabog sa bubong nila at malakas itong kinakalmot ang bubong. Kaya nagising na din si Tita Sharon sa lakas ng tunog na nanggagaling dun sa bubong nila. Lumabas sila TJ at si Tito James para tingnan kung ano yung nasa bubong. Nagulat sila sa nakita nila. Isang malaking ibon na may laki na kagaya ng tao. Pinagbabato nila ito na kung ano-anong bagay na mapulot nila habang sigaw ng sigaw ng aswang. Kaya nakisigaw na din si Tita Sharon sa mga narinig niya. Nagising na rin yung ibang mga kapitbahay nila at tumulong ang mga ito sa pagbato sa aswang. Kinuha na ni Tito James yung itak sa loob ng bahay nila at ibinato niya ito sa aswang pero hindi daw ito tumama.
hanggang sa mabilis itong tumakbo sa bubungan nila at tumalon, sabay lipat papunta sa madamong lugar. Gulat na gulat sila sa mga nakita nilang yun. Mabuti na lang, wala naman nangyaring masama kay Tita Sharon. And after a few weeks, napanganak naman si baby girl ng maayos. Pero kumalat sa lugar namin ang mga nangyari na may aswang na nga daw sa lugar namin. Kaya kada magagabi na, pasok agad sa loob ang lahat dahil sa takot sa aswang. Yun lamang po, pasensya na kung medyo napahaba, sa susunod na lang po yung iba. P.S. Marami nga po palang namatay na mga hayop sa barangay namin sa mga sumunod na mga araw. At sa susunod, ikukwenta ko naman kung paano napatay yung aswang sa lugar namin. Ang inyong lingkod, Mad. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW, mga taga-Pilipinas na katulad ko, at saka mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik po sa Dolls and Spooks. Maraming salamat po sa inyong lahat. At gusto ko rin po sana magpasalamat po sa inyo dahil nga po kahapon naka-reach na po tayo ng 26,000 na subscribers dito sa Dolls and Spooks. So thank you po talaga sa inyo sa supporta po ninyo, sa mga nag-share po ng mga videos, sa patuloy po na nagla-like, nagko-comment. So maraming salamat po sa inyo. At sana po ipatuloy po tayo na sumuporta po dito sa ating channel. Sana po i-share din niyo yung mga videos na ina-upload ko po dito sa ating channel. Patuloy niyo pong gawin yan para po mas marami pa po pong nakaalam tungkol dito sa Dolls and Spooks. At sana po yung po mga kakilala ninyo, yung mga kaibigan, kamag-anak or kung sino man na hindi pa po subscribe sa atin, sana po ay kikiyatin niyo po sila na mag-subscribe nga po dito sa Dolls and Spooks para lalo pa pong lumago ang ating pamilya. Okay, so let's go ahead and discuss the stories. So yung dalawang kwento po doon na aking pumbinasa ngayon ay galing po sa mga senders po talaga ng Dolls and Spooks. Sila Kathleen nga po at saka si Waylami. Okay, so maraming salamat sa inyong dalawa, Waylami at saka Kathleen, sa pagbabahagi ng inyong mga kwento dito sa ating channel. Yun naman pong iba, so hindi na po bago, galing po sa Dolls and Spooks. Sa Spookify, yung po mga kwentong pong yun, yung mga nabinasa ko po dito sa channel. Ano ba nangyari sa akin? Okay, ma-share ko lang. Parang ayaw ko ba? Natulog naman ako ng maayos. Mahaba-haba yung tulog ko. Pero, antok na antok pa rin ako. Hindi ko maintindihan. But anyway, paglabanan natin yung antok. Okay, let's go ahead and discuss the stories. So, unahin natin yung sa kwento nga ni Waylami. So, actually, yung kwento niya is tungkol nga po nung 7 years old pa lang siya na naglalakad daw sila and then, yun nga, may nakita sila na tawag nito, aso na puti na sa gitna ng tulay. Dito sa video na ito, dalawang beses nabanggit ito mga hayop na kulay puti. Na medyo nako-confuse ako in a way. Okay, the reason for that is, kasi sa pagkakaalam ko is, di ba yung mga aswang, kapag nag-aanyo silang hayop, palagi silang usually itim. Okay, so hindi ko alam kung bakit ito ngayon is puti. Okay, kung bakit puti yung aso at the same time bakit puti rin yung pusa. Then now hindi naman sinabi po nung center na yon, so medyo I'm getting ahead of myself kung kasi aswang po yun or not. Okay, maaaring hindi naman siya aswang, baka naman engkanto or what or kung ano man. Pero ayun, meron po ba sa inyo na meron pwede pong magbigay po ng inyong opinion regarding this? So talaga po bang itim po ba talaga ay palagi ang kulay ng isang aswang na nag-anyong hayop? O hindi rin. So, pwede rin siyang maging kulay puti nga, o brown, o gray, or whatever. So, ayun. So, interesado po ako talaga malaman kasi medyo nagulat pa ako na, okay, baka itim. Kasi bakit may puti bang aso na pano? May puti ba na aswang? But anyway, so, hayaan na natin yon. But sana makapag-share ka pa ulit way lamin ng ibang pupong mga experiences dito. So, ayun. Familiar din ba kayo dun sa word na bahay ng tanyag o yung tanyag na word? Kasi first time kong narinig na ganun. Alam ko yung word na tanyag. Tanyag as in famous. Ganyan. Sikat. Pero hindi ko siya alam na parang word pala siya for aswang. Or siguro ganyan nga. Yung vernacular yun dun sa lugar na yun. Sa nga ba itong lugar na ito? Sa Sagay Negros Occidental. So yung mga taga Negros Occidental, familiar ba kayo dun yung sa tanyag na term? Okay. So yun po. So sana po ay makomment yun po yan down below.
Then yung susunod naman na kwento, ito nga po yung kwento po ni Kathleen. Experience pa rin ito ng kanyang friend o yung kasama nga niya sa work na si Bianca. This time, hindi naman po tungkol sa aswang niyo kanilang kwento. Regarding naman po ito dun sa school na kung saan nag-aral nga po itong si Bianca na may mga na-experience po sila nakakaiba. So meron nga pong madre na walang muka, I suppose. Okay, and then meron nga po yung paring pugot. Now, I would understand kung bakit po galing yung naging reaction ng madre na talagang coordinator po nila. Kung bakit po ayaw niya ng sigurong magsalita tungkol doon. Siguro nga, natatakot nga siya na baka masira yung reputasyon. Imbis na mag-enroll yung mga estudyante doon, baka matakot. Alam niyo naman, di ba? Pero ako naman, okay, kung ako yung tipong estudyante or kahit siguro hindi ito estudyante o ako estudyante, I mean, kunyari isa akong parokyano, like kunyari restaurant. Katulad naman na nakwento natin noong nakaraan, yung haunted na restaurant, haunted na hotel, haunted na ano pa bang pwedeng mall o kung ano man, basta na haunted na place, well, ako lang naman yun kasi medyo may pagka-weird talaga ako. Pero kung ako yan talaga, ano, so dadayuhin ko pa yon, hindi ko siya panginginagan, i-embrace ko yon. So yung ibang mga ano establishment sa ibang bansa, like sa America for example, may mga establishment sila talaga na ini-embrace nila yung pagiging haunted ng kanilang lugar kasi because they know na may mga taong katulad ko na mahilig naman talaga sa mga ganong klaseng mga katatakutan. Well, hindi lahat. Yung iba talaga para mga, ewan ko, paranoid na ayoko dyan kasi na yung nagpapakita daw dyan ng multo or what. Oh my God. Unless sinabi mo na nabalita mo na yung multo, pinatay niya yung taong nandoon na pumasok. Yung, pwede yun, siguro matakot ka. Kasi nga, sino ba naman? Pero kung yung mga tipong ano, you know, yung parang magpapakita lang naman, magpaparamdam o may kakaibang mangyayari na hindi naman totally, as in, namatay ka o nasaktan ka o na-aksidente ka or na-hospital ka. So parang okay lang yun sa akin. At least, di ba, parang ano, parang topic for conversation pa yon para may maibibida ka. Kasi ako, katulad nga na ako na, okay, ako isang mahilig nga sa paranormal or what. Pero wala talaga akong halos may kwento kasi nga meron naman akong konting experiences. Pero hindi siya sapat para maging topic for conversation talaga na, uy, alam mo ba, pumunta ako dyan, tapos nakakita ako, ganyan-ganyan, tapos ang story mo pa. Kasi wala akong magandang kwento, wala ako talaga mapwedeng ma-share na kwento tungkol yung masyado dyan. Kasi nga, hindi naman talaga ako nakakakita. Well, sabi ko nga sa inyo, di ba, parang nag-open yung third eye ko, pero nagbabago na isip ko kasi nga, wala rin naman ako na experience recently. Okay, awan ko kung biglang tumigil o baka naman parang ano lang yun, fluke lang yun na kunyari lang na bumukas tapos siguro sumara na ulit o baka kunyari lang na meron nangyari lang specifically nung panahon yun. But anyway, so pero siguro pa for a school, syempre alam mo naman yung mga Pilipino, mga tao ngayon medyo matatakotin talaga sila, kaya siguro mas mabuti na nga yung naging decision nila na wag na lang magsalita regarding the issue. Okay, and then regarding naman dun sa sirena, okay, so may aminin po ako sa inyo dito yung tungkol sa kwentong ito. Yung kwentong ito, galing nga po sa Spookify, galing nga po na nabanggit ko, okay? So, medyo may ano, okay, papalimagin ko ng maayos para hindi niyo po ma-misunderstand, okay? May mga inano lang, tinuwik ko ng konti yung kwento, okay? Nandun po yung kwentong to sa Spookify, kung nagbabasa po kayo ng kwento po doon, din makikita niyo po doon, mababasa niyo ito doon. May mga dinagdag lang po ako ng konti doon sa kwentong yun na hindi naman po siya nakapagpabago ng kwento. Ginawa ko lang po na parang mga konting ano lang para mas maging wala lang, ma-feel niyo yung tao, yung nagsisend ng kwento. So, katulad yung rich kid, wala siyang sinabing rich kid siya. So, ginawa ko lang na parang tipong parang mayabang siya o maarting babae siya or what. Okay, sorry, pasensya na po sa sender kung sakali pong marinig niya po itong binasa kong kwento kung na parang ganun po ang ginawa ko sa kanya na medyo may pagka alam niyo, socialera na maarte or what, pero wala lang, para lang po sa ano, sa kwento, for the sake na mas maging enjoyable po yung kwentong yun. Katulad yung ano, yung sinabi niya na parang nagiselos siya dahil tumitingin yung kanyang boyfriend dun sa ibang babae, so nilagdag ko lang po yun. Pero yung po sa tungkol dun sa nangyari sa boyfriend niya na Kesyo, yun nga, parang nawawala sa sarili, ganyan, o sinasapian. Totoo po yun talaga. Wala akong dinagdag, wala akong binago po sa mga detaling yun. Doon lang sa mga part na parang binigyan ko lang po ng added character yung pong person, yung sender, para po mas maging wala lang, parang nakakatuwa, parang nakaka-enjoy. Pero
Other than that, wala po akong binago. Okay, hindi ko po dinagdagan or what yung tungkol sa mga nangyari dun sa boyfriend. Talagang, yun yung nakasaad talaga sa kwento. Malinaw po yun, ha? Okay, baka po kasi parang, ay, bakit parang may binago siya? Inayos ko lang po para po mas maging maganda or pala lang. Para sumadagdagan lang ng konting aliw yung factor yung pong kwentong yun. But anyway, going back to the story. Okay. So, yun, ingatan lang talaga tayo siguro sa pagpunta-punta ng mga places na ganyan, yung mga hindi natin sure kung may mga naninirahan ba itong mga espiritu, mga engkanto, o kung ano man. Now, hindi ko alam kung paano naging Serena ito. Kasi nga, nung binabasa ko to, well, yung title kasi ng story talaga is Serena. Okay? So, nung binasa ko naman yung kwento, aside from dun sa sinabi nga nung boyfriend, nung time na sinasapian na nga siya na may Serena, ganyan, wala naman nagpakita sa kanila talagang Serena na babaeng kalahating isda. Okay? Na lumalangoy-langoy kung saan. Pero, siguro in a way, kasi baka, alam niyo parang iba siguro yung konsepto natin sa Serena sa totoo. Baka naman yung Serena is more on parang spiritual talaga yun siya na being. Or maaaring nagaan yung Serena lang siya. Or kung ano man, mahirap talaga. Kasi may mga nagsasabi talaga, ang hirap kasi. Kasi may nagsasabi na, hindi daw totoo ang Serena, wala daw Serena. Pero may iba naman nagsasabi na meron daw. So ano ba talaga? Ano ba talagang meron? Ano ba talagang totoo? Kung meron bang Serena o wala? Okay, so ayun, yun lang yung masasabi ko about siya. Pero ayun, so tama lang yung naging decision ng nila na magpatingin nga sa, okay, manggagamot. And then after that, hindi nila tinapos doon. Nagpumunta sila sa isa pang manggagamot pagpunta sa Manila. Then nasolusyon na naman. Okay, yung pong karamdaman. Ay, hindi ko alam kung matatawag ba talagang karamdaman yun or yun nga yung sa problema nga noong boyfriend dito ni Kat, okay, na si Echo. Okay, hindi na siya ginagambala ng babaeng Serena na yun. Kung Serena ba talaga yun. Kasi iba kasi parang, ay naku, hindi yan totoo. Baka meron lang siyang mental problem kaya hindi siya, kaya siya kakaiba yung mga kinikilos niya. Kung may sakit naman, yung tipong, ala, pupunta ka sa doktor, papatingnan mo sa doktor. Kahit obviously, it's paranormal. It's not normal. Hindi siya tipong parang ma-explain ng science. Yung iba kasi parang, modern na ngayon, hindi yun totoo. Walang multo, walang engkanto, walang ano. Ay nako, bahala ka dyan. Tapos pag namatay, iyak-iyak ka kasi nagkisisi ka na hindi mo pinakinggan yung mga tao na sasabi sa'yo before. But anyway, so yun lang po yung masasabi ko about Chan. And then regarding naman po dun sa orange na mushroom, same. Well, bata pa kasi siya nun ano, so hindi niya pa sure, hindi niya pa alam yung mga bagay na dapat niyang gawin kapag ganitong may mga nakikita kang kakaiba sa paligid. Pero yun nga, siguro sabihan na lang natin yung mga anak, pamangkin o what, katulad niya, Meg, huwag kang mag-pick up ng orange na mushroom o mga mushroom na kakaiba. Kasi malay mo nga, ganun diba, no? Matulad sa kanya na, ewan ko, curiosity, talaga bumunot ng mushroom na orange. Tapos it turns out na nanuno siya, pag-aari pala yun ng nuno, ng duwende, edi yun. So, buti yun nga lang ginawa sa kanya, hindi yung tipong pinalaki yung pinamangga yung kamay niya. Ginawa lang makati or what, hindi naagapan naman. So, ayun, ingat na lang talaga tayo. At, ano pa ba? Ano ba yan? Ang daldal ko, diba? Okay, dun sa itim o puti na story, okay, so, medyo mahihirapan kayong intindihin yun kung hindi niyo po napakinggan yung unang kwento ko. Well, not kwento ko pala, technically. Kwento na binasa ko, okay? Dito yung tukol nga sa tikbalang dun sa area nila. So, ito po yung karugtong punon. According po dun sa story na yun, ayun nga, meron nga pong, nung lumabas po siya ng CR nila, nasa labas kasi yung banyo nila, para nga po magbanyo, may narinig po siya na parang, yun nga, kabayo na tumatakbo-takbo. Then, tikbalang na nga daw po yun. Then, may nagsabi nga po na, kapag ganyan, na may mga pang hindi pangkaraniwan, wag mo daw titingnan kasi pwede ka daw ikamatay yun. And then, yun nga, nagpapatotoo na yung mga lugo tao daw doon sa kanila, parang nagkasunod-sunod na mamamatay. Na hindi ko naman alam kung ano ba yun. Kasi mga weird daw. So, I suppose ito, ibig niya sabihin ng weird yung mga taong may third eye o siguro yung mga tipong na matanda na before pa or what. So, misteryo pa rin actually. Medyo malabo pa rin yung kwento na hindi natin malaman kung bakit namatay ba itong mga taong to or what. Kung talagang yun ba yung may kagawan o baka nga, sabi nga niya, baka nagkataon lang. Okay, din natungkol naman po dun sa experiences po noong person na doon po sa dorm. Okay, well,
Ako kasi never ko na-experience mag-dorm or mag-board for that matter. So, nung nag-aral ako ng college, talagang uwian talaga ako. And then, nung lumipat kami ulit dito, kasi nag-college ako, guys, well, first year dun sa Bicol. Okay, then uwian ako, Diyos ko. Gumigising ako ng sobrang aga para lang ano, kasi malayo yung university dun sa bahay namin. And then, nung bumalik na kami dito sa Las Piñas, so, malapit lang naman yung university dito. So, hindi naman ako nahirapan. So, ayun, hindi ko na-experience mag-dorm. Pero, parang nakaka-curious in a way. Okay, pero parang sabi ko, mabuti na rin kasi parang mahirap makisama, okay, sa ibang mga tao, sa maliit na space. Okay, pero ayun, sa mga naka-experience na mag-dorm o mag-board, kumusta naman naging experience ninyo? Okay, so I hope na naging okay naman po. At siguro pasabi ko tungkol dun is magdasal na lang talaga. At saka, lagi nyo patatagin yung mga sarili nyo kasi mga pag ganyan, pag mahina ang loob ninyo, pwede talaga kayong sapian o yung mababaliw-baliw kayo at masisira ang buhay nyo siguro kapag nangyari yon. Okay, then yung last na story. Okay, so ito po yung ano, yung sinasabi ko nga po kanina, mayroon po nagpakita sa kanila na puti, na pusa, na hindi ko alam kung aswang ba yun or what. But anyway, kung ano man yun, ang maliban pa dun is meron nga daw dating nakatira dun na aswang, okay, dun sa lugar na yun. Na hindi natin sure kung may kinalaman pa ba siya dito sa kwentong ito, yung nangyari sa kanila. Kasi nga parang ano ba, kasi hindi ko alam kung ano, nagbungulto ba yung aswang, or may engkanto ba dun maliban sa aswang. Well, sabi naman niya, mag-update po siya ng kwento niya, sana nga po ma-update po niya. Para malaman natin. Okay, so dito ko na po siguro i-end itong ating video since masyado na naman pong mahaba. Okay, so I hope na nagugustuhan po ninyo yung ganito pong mga length ng videos natin. Tanungin ko nga po kayo, kasi nga po ilang araw na rin po ako nag-upload po ng mahabang video. So yung pong, hindi lang man po siya purong tipong mahabang-mahabang kwento. So maraming kwento po siya na kinumpile ko po para sa inyo. So, ano po ba sa palagay ninyo? Mas gusto niyo po ba yung ganito na mahaba yung video? O mas gusto po niyo yung mga tipong 30 minutes lang? Okay, at the most, yung pong length ng video na ina-upload natin. So, please leave your comment down below. Pakisabi na lang po sa akin kung ano po yung mas prefer niyo. Kung mas gusto niyo yung ganitong marhaba o mas gusto niyo na mas maikli na kaunti. Okay, ganyan para po maayos na po natin. At yun nga, gawin ko syempre kung ano yung mas gusto ng karamihan. And then regarding sa Pura Sangre, may nakikisimula na po magtanong regarding sa Pura Sangre. Minayos ko na po siya, sinusulat ko na po. So, ayan po. Hopefully, ma-upload ko po siya by Saturday or Sunday. Ayan. So, hintay-hintay niyo lang po muna kayo sandali. Okay, yun lamang po. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.